What's up guys? So welcome again to my vlog, and matagal-tagal din tayo hindi nakapag-upload ng mga ano, tutorial and update sa foodpanda. So para sa mga bago, actually ang mga ano ko, mga content ko about sa foodpanda, and then yung mga hindi updated sa foodpanda app like roadrunner at saka yung foodpanda app na kung saan ka pwede ka mag-order. What does perfect even mean? Is there even such a thing? So guys, welcome back na naman tayo sa batch 4 dahil nadali tayo na ano ng tinatawag naming ghost order, yung order na once na ma-accept mo na, and then biglang may magkakaroon ng error code na color red sa lower portion ng app ay ng order, and then biglang mawawala. Ayun, so yun ang dumali sa atin ngayon, kaya laglag na naman tayo from batch 1 to batch 4, pero okay lang. So guys, yung bagong update ngayon ng Roadrunner, meron siyang disadvantage at saka advantage. So yung maganda siya kasi ang earnings ang naano dito in update. So ayun, sa advantage na muna tayo. Yung earnings ng batch 4 to batch 1, actually guys, pagka malayo ang ano, malayo ang deliver or location ng customer, tapos ikaw na-receive mo yung order sa ano, na-receive mo yung order malapit sa vendor, guys, malaki ang earnings. Ganito guys, ha, based sa experience ko, ang batch 1, pinakamalayo ng batch 1 na kuha ako ng 84 na rate. Halos magkasing layo lang sila ng ano, ng delivery, ng distance. Samantala ang batch 4, malaki na rin. Ang pinakamalaki na natanggap ko sa ano, sa batch 4 guys, nasa 68, almost 70 na. Actually malaki na talaga 'yun siya. So, 'yun ang kinaganda. 'Yun ang kinaganda sa ano, sa bagong update ngayon regarding sa earnings ng bawat batch. So, maliit lang difference actually sa ano, sa batch 1 at saka batch 4. So, ito lang ang disadvantage sa earnings niya. Kapag ikaw malayo ka sa ano, sa vendor, and then naka-receive ka ng order, lalo na pagka malakas ang booking, makaka-receive ka talaga yan kahit malayo ka. Ang disadvantage guys is bumababa yung rate. Kung sa batch 4 ka, nasa malayo ka ng ano, na location, and then naka-receive ka ng vendor or order sa malayo, tapos ang delivery ng ano, ng delivery distance ng ano, ng food sa customer, tapos hindi ganun kalayuan, sobrang liit, sobra. Ganun din sa ano, sa batch 1. So yung batch 4, ang pinakamalit na na-receive ko nasa 36 ata o 38, ganun. Sobrang liit guys, pagka malayo ka sa vendor. Pag batch 1 naman, ang pinakamaliit, yung ano talaga, literal talaga na malayo, and then malayo rin yung ano, medyo hindi ganun kalayo yung ano, yung delivery distance niya from vendor to customer. Nasa 56 to 58. So yun lang yung ano, yun lang yung delivery rate na binibigay ni Panda sa bagong update niya yun regarding sa earnings. So lugi talaga lalo na pag batch 1 ka. Dapat nasa 70 plus 'yon na ano, na rate.
Isa rin sa update, yung bagong version is bawal nang i-turn off ang ano, i-turn off ang GPS location. Actually guys, sa mga baguhan, pag off ng GPS location is bawal talaga yan siya. O, magtaka na naman yung iba, yung mga bago, bakit, anong ginagawa nila, bakit pinapatay nila yung GPS location. Guys, hindi ko sasabihin ang sekreto about sa GPS location. Magtanong na lang kayo sa mga rider na mga marunong gumamit ng mga ganyan, kung anong advantage niya kapag siniturn off mo yung, ano, yung GPS location. Pero sa bagong update ngayon guys, hindi ka makaka-receive ng order. Yun yung nakalagay sa ano, sa magpa-pop up na ano, message. Once turn off mo yung ano, yung GPS location, magpa-pop up yung ano, magpa-pop up doon sa app na hindi ka makaka-receive ng order once naka-off ang GPS location mo. So ito, ipapakita ko ito sa inyo, itong sample. So guys, ito ha, itong sample, pagka ano mong lalabas kapag ito turn off mo yung ano, GPS location. Ayan, off na siya. So yan, in order to receive order, we need your GPS to be turned on. Yan siya ang lalabas guys. Hindi ko alam kung hindi ka talaga makakatanggap ng order nito. So turn on lang natin ulit. So yan guys ang bagong update ngayon. So guys, I hope na may natutunan kayo sa bagong video. And then guys, kung bago ka pa lang sa aking channel, huwag mong kalimutan i-click ang like, share, and subscribe. And click nyo na rin ang notification bell para nang updated kayo sa mga bagong videos. Guys, thank you sa mga subscriber at saka sa mga sumusuporta. Malapit na po ako mag 1,000 subscriber. So, hopefully, ngayong taon, makukuha ko ang 1,000 subscriber. So, guys, thank you and see you. What does perfect even mean?